Hello po, magandang araw sa ating lahat. So, ngayong hapon po, so today's Friday, so kakagaling ko lang po galing ng school. So, ngayong hapon po, may magbabaksin ako ng aking mga day old na mga bagong hatches natin na CCO. So, ano na po sila ngayon? Nag-hatch sila nung January 15, so ngayon ay 19. 4 days old at tama. So 15, 16, 18, 19. So 4 days old na po sila. So ang ibabaksin ko po ngayon ay clone. No, Newcastle's disease vaccine na clone. So ipapakita ko po sa inyo. So ayan, ito po yung ating vaccine na gagamitin. So, ito po na vaccine na gagamitin natin ay pang day old. At kahit po hindi na tayo gumamit na excuse me, magbigay ng Lasota. So, good as parang B1B1 and Lasota in one. So, hindi na po natin kailangan magbigay ng Lasota pagdating ng 1 month old ng ating mga CCU. So, ayan po. Then, ito po, meron din akong na prepare na ice box na merong yellow. So, ito po, pagkadating ko kanina, naglagay na ako agad ng yellow. Kasi yung ano po natin, yung styro box or yung ating, itong ano natin, styro, yung ice box, kailangan po ano muna natin siya, free chill. So, dapat po malamig muna yung nasa loob niya bago tayo maglagay ng vaccine o para hindi po masira yung ating vaccine na gagamitin. So, sa pag-ano naman po pala, sa pag-store nitong ating vaccine, yung hindi pa natin gagamitin at nakabili na tayo, pwede po natin siyang ilagay sa ref. Wag lang po sa ating freezer kasi po mamamatay yung ating live vaccine po. Ito may live vaccine po ito. Then, sa pag-mix naman po natin, meron tong kasamang pang mix. So, ito po yung gagamitin natin na panghalo. So, ilalagay po dyan sa dalawa. Then, ito naman po yung ating dropper. So, ang pag-administer po nito pwedeng sa mata, sa ilong ng ating mga sisi or sa bibig. O pwede ring spray. Pero ako, ang pinakagusto ko is it's either sa mata or sa ilong po ng ating sisi para na-absorb talaga nila. Pag spray kasi yung ginamit natin, malaki yung possibilities na hindi nila ma-absorb. So, ayan po. So, i-prepare na po natin itong ating vaccine na gagamitin. So, ito po may araw naman po yan kung saan siya bubuksan. Ito, medyo matigas lang po ito. Kung mayroon pong tanggalin, kailangan nyo ng pliers. Para matanggal po itong parang yellow tin. Tanggal na po natin. Then, ito naman po ating dried pellet vaccine. So, ayan. Ito medyo madali siya natanggal. Then, saan po natin? Tapos, kunin natin yung ating pang so, ito po. Ayan. So, ganyan po ang gagawin natin. So, pagdudugtungin natin yung dalawa, then, hahaluin po natin.
i-shake lang po natin siya hanggang matunaw yung ating dried pellet na vaccine. So, ayan. Nahalo-hala. Naano na po siya, nahalo na. Na-dissolve na. Ayan. So, ayan po. Then, tatanggalin natin ito. So, ayan. Tanggal na po natin. Then, kukunin na natin yung dropper. So, ito naman po yung ating kagamiting dropper. So, ayan po. Ready na yung ating vaccine. Nahalo na po natin. So, pwede na po tayong mag-vaccine. So, by the way, ito po. So, nakikita niyo dito sa taas. Okay. So, ito pong dalawang case. Dito ko po ilalagay yung mga sisim na nabigyan natin ng vaccine para po malaman natin kung alin mga sisim yung hindi pa natin na mabaksinan kasi medyo marami po ito. Nasa 35 plus heads po ata ito. And so ayun, pwede na po tayong magsimula. So kukuha na po tayo ng sisiw dito sa ating brooder. So ayun po, yung una natin babaksinan. Ayan. So Black Astralor po na Italian line. So ayan po, ilang araw pa lang ito? 4 days old. Ayan, malaki na agad. So, ibigyan na po natin ito ng vaccine. So, sabi ko po kanina, pwedeng sa mata or sa ilong. Pero po, pag ganito kasi maliit pa, mas madali yung sa mata or sa bibig tayo magbibigay ng vaccine or maglalagay. So, ayan po. One down. Then, ito naman po yung isang natin. Rhode Island Red na vintage line. So, ayan po. Ayan yung sisiyo pa lang, talaga siya, dark na yung kulay niya. That's vintage line po yan. Ang ating Rhode Island Red. So, medyo mahirap lang po kasi pumipikit ito ang ating sisiyo. So, by the way po pala, so itong baka ko makalimutan, ito pong ating, kapag hinalo na po natin, minix natin yung ating vaccine na clone, or kahit ano pong vaccine, katulad ng B1B1, Lasota, kailangan po ay magamit siya within 2 hours. Pag lumagpas na po, hindi na po natin siya pwedeng gamitin. Then, so pag po nito, sa pagdi-dispose naman po ng ating vaccine, so kailangan lang po kumuha tayo ng tubig, half na tubig at half na Sonrox or kahit ayun na lang po, mas madali, Sonrox, kalating Sonrox, kalating tubig, then yung natira po nito ay nilalagay po natin dun sa pinag-mix natin na tubig at Sonrox para po mamatay yung live vaccine dito at hindi kumalat sa ibang mga manukan or sa mga native na manok na kung merong mga malapit sa atin na nagmamanok din. Then ito naman pong isang ito ay ating
day old na Chinese silky chicken. So, makakasabay na din po itong bibigyan ko ng vaccine. Then, maski po yung ating mga ano na, mga 1 month old, then, yung ating mga breeder, bibigyan ko rin po ito kasi sobra ito, this is good for 1,000 heads. So, sayang naman po kung itatapon lang natin. So, pwede naman po siyang ibigay sa ating mga breeders at sa iba pang mga layers. So, nabigyan na po natin ng box nito ating silky. So, ilalagay na po natin dito sa mga crates. Then, ito pong ating babaksinan at ano po, available po ito. Pwede po kayong magbumili at magpa-reserve basta po kukunin niya. So, that's all for this video. Thank you. So, mamaya po, pag nabaksinan ko na lahat, ipapakita ko po sa inyo. Salamat! Dumating na yung mahal kong asawa. Ayun, may magbibidyo na sa akin ngayon. Ayan po. So, tapos na tayo mag-vaccine ng ating mga day old. So, eto na po. Eto na mga. Ayan. So, ayan po. So, available po yan. May mga nagpa-reserve na. So, PM na lang po kayo sa mga gusto. So, ayan po. Healthy po yan. Ayan. So, medyo ginabi na tayo kasi medyo marami-rami tayong binaksinan. So, pagkatapos ko pong tapos nyo, ibabalik na sa brooder, then bibigyan ko muna po sila ng pagkain at tubig bago ko magbaktin sa ibang mga manok para po maiwasan natin yung contamination, cross-contamination ng mga sisiw kung may mga sakit ng ibang malalaki ng mga manok at mga sisiw natin na mga months old and mga 2 months old and weeks old. So, ayan po. Salamat po sa mga bagong subscribers ko at sa mga followers ko sa YouTube, yung aking pong mga followers sa aking Facebook or sa aking Facebook page, pwede niyo rin subscribe yung aking channel para sa lang naman po ang pangalan. So, salamat po at salamat din para sa mga bumili at mga nagpa-reserve. Thank you, and God bless. Salamat po. Happy farming!